Turn on GE aircon. This smart Wi-Fi aircon plug helps in automating this GE manual dial window air conditioning unit. And the plug is a 2-in-1 outlet, allowing us to control another appliance like electric fan. Please subscribe to this channel as I present to you another home tech device. This smart plug is marketed here in the Philippines by Lasco, a local Filipino company. Unlike Lasco's other products, this device is not a rebranded product from China, but as Lasco claims, the company designed it and have it manufactured for them in China. Okay. Oh, you see that? May manual pa. May guide on how to install this one, plus meron siyang instruction here without Wi-Fi. Device is with Wi-Fi, okay? LED indicator meaning. Yan ang napakaganda ng ano ng Lasco, because they provide us guide. It's easy to work with these devices from them. Ito na pala siya. Lucky pala. I think the claim is true because this plug is really for Filipino homes. Kung makikita natin, yung saksakan dito ay designed for the air conditioning units na available dito sa Pilipinas. But actually, this plug is a combination of, I think, 2 or 3 na klase. Makikita natin dito, may dalawa siyang vertical. This is the type A. Ito yung ginagamit sa Pilipinas, sa United States, Canada. So, ganito siya. This is type A. Vertical siya. That's type A. Then, meron ding tinatawag na type B, which is merong dalawa dito na vertical at saka merong pang third prong. Yung third prong is para sa ground siya. Yung, so, type B yan ang tawag niyan. At the same time, para sa air conditioning unit, tawag niyan ay parallel na plug. Kung makikita nyo, meron ditong horizontal na dalawa. This is actually for the air conditioning units na usually available dito sa atin. Dalawang horizontal plus may third prong siya na para sa ground. Then, ito ring ano, third prong niya, pwede rin dito ang hindi round, yung U-shape. Kung may makikita kayo na plug na naka-U ang forma instead of round, pwede rin dito. The smart aircon plug is measuring 6.7 cm by 6.3 cm. Yung thickness na naman is 4.1 cm. And the material is made of a fire retardant housing. So maganda to. Kung titingnan mo itong Xiaomi na cube, papareha ang size niya. Almost the same. Okay. Now, this can operate from 100 volts to 240 volts. Makikita natin dito sa specs niya, sa likod niya. Merong ratings yan. Then, meron itong automatic power off or shut off kung sakali yung voltahe ay lalampas ng 264 volts. So, automatic siya mag-shut off. At saka yung meron din siyang current protection kung lalampas yung load mo ng 16 amperes at saka 10 amperes. Aside from the type of plug your AC unit has, check also other compatibility requirements before buying this device. The main plug here at the front is rated up to 16 amperes. So, para to sa split or window type na air conditioning unit, and kailangan yung AC nyo should not exceed 2.5 horsepower to avoid overload. Kung sakaling mag-overload siya, saya kagaya ng sinabi ko kanina, meron siyang overcurrent protection. And dito naman yung extra plug niya ay para to naman sa design. This is designed for electric fans. Rating nito is up to 10 amperes. Both plugs can be controlled individually on the app, and also we can control the main plug and the extra plug here using the switch here. I-try natin. Meron siyang indicator light dito. Kung nakita nyo, naka-on na tong ano natin, yung outlet natin na Xiaomi Cube, pero wala pang power dito. It's because meron siyang
naka-default na 5-minute power delay. Okay? So after 5 minutes, mag-on ito automatically. Or we can override the delay by pressing the power button here 3 times. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Okay? So you see? Nagawa nating override yung delay niya. So we have a valve here. Pang testing ko lang yung valve. Let's try. Okay, umilaw siya. Then, dito sa kabila naman, umilaw din. Okay, so nag-function siya. Now, yung switch, pwede natin gamitin yan for manual. Let's say, papatayin natin yung air conditioning unit natin. You just push the button here once. Okay, then kung mag-on tayo, push the button once. Okay, ganun na siya. Then, if you want to turn off the extra plug, you push the button here twice. So, kung gusto natin i-on yung extra plug, yung electric fan kung kunyari, you push the button here twice. So, ganun lang. In one of our rooms dito sa bahay, meron kong isang manual na air conditioning units. It's a GE manual window type. It's a dial type. Kung makita niyo itong mga controls niya dito ay naka-dial. So, tama-tama ito siya for this plug here. Kung titingnan natin yung plug niya, this is the tandem type. Naka-horizontal siya. Plus, yung pangatlong prong niya is for the ground. Kasya-kasya siya dito. See? Then, ang dito naman, sa outlet, sa wall socket, tama-tama din, it's also tandem. So, lagay mo dyan. Ganun. Then, ang outlet here, the extra outlet for the fan, I have here an electric fan. Ito ay isang AC-DC electric fan. This is also powered by a battery. And charging is through AC and also by solar power. So, ngayon, naka-solar siya. Makikita mo na connected siya solar. But you can use also the AC line here. So, plug ko dito. Okay? So, kung gusto kong i-on ang aircon, ang electric fan, naka-off siya ngayon. Pag ilagay ko sa AC, so, i-on natin dito ang power. Dalawang beses. Ay, no. Naka-power off pa pala. So, ito lang. Hindi siya nag-on kasi dapat ma-override natin yung power on delay. Every time, pag saksak tayo nito ng plug, isaksak natin sa wall, hindi siya magpa-power agad. Kung makikita natin, tanggalin ko muna. Naka-off yung ano niya. Indicator dito kasi mayroon siyang power delay. It has a 5-minute power on delay. So ang gagawin natin tulad ko nung pinakita ko kanina is to override the power on delay by clicking the power on 3 times. Okay, so nagpa-function na siya. Naka-on na yung electric fan niyan. Okay, tinanggal ko lang yung charging cable kasi the AC function of that fan will not function kung naka-charge siya. Kailangan tanggalin to. Push twice to turn off. Okay? Naka-off. Bumalik sa blue. Ang blue means ito yung para sa air conditioning unit. So, i-plug natin. Try. Nag-on siya. Ang fan. Okay, fan lang yan. Then I'll push once, then mag-off siya. Naka-off siya. I-on ko yung electric fan, I'll push twice. On ang electric fan. So ganun.
Then, i-on ko yung AC. And push once. Kumanda ulit. So, ang gagawin natin is, kailangan ang air conditioning unit natin naka-cool. So, set natin sa cool. Para kung gusto natin papatayin siya after few hours, let's say matutulog tayo at 10 o'clock ng gabi, then gusto natin 2 hours before tayo magising. For example, ako, gigising ako at 7 o'clock in the morning. So, I set the plug na mag-off siya at 5 o'clock in the morning. You set ko sa 5 o'clock in the morning, mag-off siya. Automatic. So, nakaganon ang ano niya, ang ganyang setting. By the time naman sa gabi, kung gusto kong i-on, I can remotely turn on the air conditioning unit while nasa baba pa ako, na nakaganyan, nakasetting na ganyan. Kasi kung i-off natin siya, then gagamitin natin ang plug to turn the AC while nasa baba pa tayo, hindi natin ma-on kasi naka-off siya. Diba? Kailangan ganoon ang posisyon niya. Anyway, hindi naman masisira yung air conditioning unit natin kung didiretso natin i-on siya sa cool rather than putting it first dito sa fan. Kasi pag nasa cool siya, pag turn on mo dyan, mag-on din yung fan. So hindi siya masisira. Masisira yung lang yung air conditioning unit natin. Kung nag-off siya, then in after few minutes, bumalik ulit yung kuryente, yan, masisira ang air conditioning unit yan. Dapat kailangan at least 5 minutes bago i-on ulit from the time na meron siyang power outage or brownout. Kaya yung plug dito, yung Lasco smart plug, meron siyang power on delay na 5 minutes. So, i-try natin, i-off natin ang air conditioning unit mula dito sa switch. Shut off. So, ready na yan para mamayang gabi pag tulog ko, i-on ko yan through my phone dun sa baba. Dito naman sa isang kwarto ko, if you have a digital air conditioning unit like this, ma-inverter mar or hindi siya, pwede rin gagamitan ng smart plug ng Lasco. Ang gagawin nyo lang, you have to check if yung AC natin ay may power on stage siya. Ibig sabihin na pag mag-brown out, then pagbalik niya, pagbalik ng kuryente, meron siyang, babalik siya sana, mag-on siya automatically, then gagana yung Lasco na plug. Automatically, it can restart after 5 minutes, after the power on delay na 5 minutes. Pero kung walang power on state yung AC nyo, hindi siya mag-on automatically via the plug. Kasi smart plug ng Lasco ay, ang ginawa niya is pinuputo lang niya yung power supply. Okay? It doesn't control the air conditioning unit mismo. Kung walang power on state ang air conditioning unit, ito'y pwede pa rin ma-automate using another device, smart infrared controller. Check my previous video about it here. You don't need a hub for this smart plug. You only need a 2.4 GHz Wi-Fi channel to connect to the internet and control the device via mobile app. The Lasco Smart Wi-Fi aircon plug is powered by Tuya platform. So you can use the Tuya app or the Smart Life app, which I am using right now. Or you can use the Lasco app na dinidevelop mismo ng Lasco company para sa kanilang mga devices na binibenta. And that's still also follow or based on the Tuya platform. Be sure na yung phone natin ay nasa 2.4 GHz channel ang Wi-Fi. So the same with the Lasco Wi-Fi. Doon natin din siya i-connect, okay? Sa 2.4 GHz. So you just add here, add a device, then hahanapin natin kung makikita natin dito, naka-search pa siya.
searching for nearby devices. You can also add manually. Problema lang kung add manually dito sa smart plug, maghahanap ka dito kung anong saan siya. Maybe kailangan i-turn on natin yung device. Naka-off siya kanina. I-turn on ko. Naka-blue siya ngayon. Blue light. Okay. Let's try checking the other socket. No gateway available. Okay. Ano kaya dito? Okay. So, ang gagawin natin, we have to press the button for 5 seconds. Try natin para makita siya sa app. Okay, nag-blink green na. Kung nagpa-flash quickly tulad nito, so ibig sabihin yan ay searching for network na yan. So i-confirm natin that the indicator is blinking. It's quickly. Then you have to select the channel of your Wi-Fi. Okay. Then nakikita dito LASCO dual Wi-Fi aircon plug ay naka-indicate. So nakikita siya. So smart, actually ha, I'm using the Smart Life. Hindi yung LASCO ginamit ko. Okay. So, nakita na siya. Mababasa natin, LASCO dual Wi-Fi aircon plug. So, we have the power button. Then, may dalawa siya, aircon and fan nakalagay. Galing ha? So, hindi ko na yan nababaguhin muna. So, I'll try to turn off. Oh, nag-off talaga siya. Kung makikita nyo, pag naka-white ang light, it means both aircon and fan plugs are on. I-off ko yung fan. Pag ma-off ang fan, the light will turn to light blue. It means ang naka-on lang is yung aircon plug. Pag the light is yellow, it means ang naka-on na plug is yung fan. Okay, dito naman sa homepage na Smart Life app, makita mo sa LASCO plug, meron dyan common functions. That's a pull-down. If you tap that, makita natin ang status ng plugs natin. Naka-on yung aircon at saka naka-on yung fan. Then if you open the plug mismo, then ito na yung individual controls. And there's a, on the right side, there's a right lighting sign. If you press that, it will open to the electricity consumption monitor. So mayroon siyang energy monitor. Naka-electrical statistics ang tab ngayon. Makikita natin, mayroong voltage dito is 233 volts. So this is the actual voltage ngayon. Nakalagay dyan. Then, wala pang consumption. Mayroong current, may power, total. Then, sa electrical charges, this is in dollar. So we have to change the setting here. Nakalagay on the upper right, meron dyang setup. You tap that. Then, you can change the currency here from US dollars to hanapin natin yung peso natin. Nakalagay PHP, that's Philippine peso. Okay, so naka-peso na yan. And you can put your budget, the billing cycle per month, and the unit price. Yung unit price ng electricity sa Pilipinas ay iba-iba kasi yan every month. So, paglagay lang na natin, lagay natin at 15 pesos. Nagsisave na yan. So, every time, ang measurement niya ay abot ng 1 kilowatt, then you are already consuming 15 pesos. Okay? Then, sa baba, nakalagay overrun notice. So, kung maglagay ka dyan ng budget mo, mag-alert siya sa iyo na nag-overrun ka na sa budget mo. Okay, so hindi ko lang lalagyan yan. To the right ng energy monitor is the relay settings. So, ito yung status ng plug. Kung merong power outage, let's say nagba-brown out, then babalik yung kuryente, dito natin masiset ang status ng ating plug. So, yung relay status, kung anong gusto mo, kung gusto mo na babalik kung ang last time na nag-on siya, then nang bumalik ang kuryente, gusto mo automatically mag-on siya, then
it will on, okay? Automatically kasi na-remember niya yung last status mo. But kunyari, naka-off yung air conditioning unit mo at saka naka-off yung plug, then nag-brown out, pagbalik niya, off pa rin. Kasi ang nakalagay natin is remember last status. I think this is the best, you know, kaysa ano ka. For example, in the middle of the of your sleep, nag-brown out, then nakalagay sa off yung setting natin sa relay status. By the time babalik yung kuryente, hindi andar ulit yung aircon mo kasi naka-off ito, di ba? So dapat lagay mo lang sa remember last status. Anyway, nagtitake effect pa rin naman yung 5-minute na power on delay. Other major apps like Alexa, Google Home, and Siri Shortcut can also control the device if you link your Tuya or Smart Life or Lasco account to these major platforms. Since my Smart Life account is also linked with the Google Home, then makikita mo dito sa Google Home na merong bagong device. Nakikita na dito yung Lasco Dual Wi-Fi Aircon Plug. At naka-indicate pa dito merong aircon at saka merong fan. So I have to move this to a particular room para at least makokontrol ko siya. So, kung titingnan mo, nasa proper room na actually ang Lasco devices. And from here, you can control actually. You can turn on the fan, you can turn on the aircon from here. Dito naman sa Google Nest Hub, makikita mo dito na yung Lasco. Ito yung Lasco Dual Wi-Fi Smart Plug. If you open that, your option is only turn on and off. And also, dito na rin yung GE na aircon ko. Ang option mo rin is only turn on and turn off. And also, the solar fan, turn on and off pa rin ang option mo dito. So, limited lang siya. Voice control feature of the device is supported by Google Assistant and Alexa. Turn on GE aircon. To automate further, I include the AC on my routines at bedtime. Sure, stopping Xiaomi speakers. And the aircon has turned on. Now, under its plug, makita niyong clock. It means schedule yan. So, try natin gumawa ng schedule for the aircon. So, makita natin schedule. Meron pa mga ibang items diyan sa tab. So unahin natin yung schedule. So you have to add schedule. Merong add schedule sa baba. Then you have to set ano bang pakay mo. Gusto mo automatic yung mag-on o hindi? Plano ko is automatic off lang muna. So dito ako sa GE aircon on, select ko yung off, then confirm. Naka-off na yan. Let's say gawin kong daily, so I have to select all. Then, ang time niya is 5 in the morning. Okay? Gusto ko, 2 hours before ako gigising, off na yung aircon. Para at least na makakasave ako ng kuryente. So, by the time na mag 7 o'clock ng umaga, hindi na masyadong malamig. Gigising naman ako. Di ba? Okay? So, yan. So, naset ko na yan. You save that. So, nakasave yan. Naka-on na. Ang on is I can do it manually, and you can also do this in for your solar fan, which is a solar fan, kasi ino-off ko yung AC at 5 in the morning, so kailangan ko i-on yung electric fan at 5 in the morning also. So lagay ko to sa 5 o'clock, so once mag-turn off yung AC, mag-on naman yung electric fan. So, naka-on na dito. Then, I have to select every day. Okay? So, yun. So, at 5 a.m., nag-off yung AC, pero nag-on naman yung electric fan ko. Ayun. So, at least, nakakasave ako ng konti. Yun.
If you are not familiar with Smart Life app or Tuya app, mas madaling gamitin ang Lasco app because may guide sa instruction manual. Also, may guide dito sa Alexa, Google, and Siri shortcut. If you have two or more of these smart aircon plugs, you can group it and control by group. I found at least two design flaws of the device. One, the pilot light is blocked by the cable of AC. It's an indicator light. It should have been visible. Second, there are two sets of light indicators for offline and the other for online status. I purposely did not discuss the light indicator when the device is offline to avoid confusion. Ang status na ito ay wala pang Wi-Fi. Hindi pa tayo nakakonect sa Wi-Fi. So, kung meron ng Wi-Fi, mag-iiba naman ang light niya. No? Nevertheless, this is a good home tech product. Wala ko nakita na generic na ganito, unlike the smart IR controllers ng Lasco na meron mga generic na binibenta online. As claimed by Lasco, this device is designed by them and manufactured for them. Wow. Palakpakan natin ang Lasco. Lasco also offers 30 days hassle-free return and refund and also 3 months warranty. That sounds good for consumers. The company says it has 5-star customer service and excellent after-sales service. If you have something to say about this product from Lasco, please comment below. Subscribe to this channel and click the notification bell. Daghang salamat. Ako si Jun Tariman. High Tech, tabay.